Hello everyone, welcome to my channel. I'm Carl and for today's video, let us try the newest product of BLK Cosmetics. Alam nyo yan, sa mga nag-review dito sa channel ko talagang alam nyo na apologies na talaga ako ng BLK. Achan! We have the Water Blur Tint of BLK Cosmetics. Ito yung kanilang bagong release na products. Meron tayo dito ng limang shades and I'm excited to try them all. And later, i-wear test natin, i-food test natin. Okay, meron tayo dito ng limang shades. We have Fig, Toast, Fudge, Pretzel, and Firecracker. Nung nakita ko sa Instagram yung teaser post ng BLK, ang una ko naisip, sana merong nude brown na shade. Kagaya nung bare nude o kaya nung clay ng kanilang airy matte tint. Ito. Yung airy matte tint. Sana ay ganun yung color. Yun nga lang parang wala. Anyway, let's swatch these. Wow! Nakita ko yung post ng BLK. Sige, tingnan natin yung description nila. Ito meron silang advertising video. You've never seen a tint like this. Oil in water formula. Pigmented. Lightweight. Glossy. Juicy. Lip stain. Blendable. Transfer proof. Use all day. Ayun, nakalagay dito, transfer proof daw. Okay, let's try it na. Let's do it alphabetically. Let's start with Fig. Okay, uy. Okay, walang amoy. This is Fig. Uy, ang gaan sa lips. Bakit ganun? Parang naghihiwalay yung kulay. Kita nyo ba yun? Wait lang nga, i-blend ko lang. Fig. How it feels on the lips, it's really lightweight and not sticky. Unlike the airy matte tint ng BLK, yung may pagka-sticky. Yun nga lang napapansin ko pag ginaganon ko. Pag ginignan mo yun dito, yung mga bandang dito, parang nawawala yung color, naghihiwalay. May konting transfer. Isag, ah, bongga, oh. Ito lang yung transfer. May konti, pero ito yung matitira. Fig. Hi guys, nakakaloka. Walang sound yung video na nagawa ko na to. By the way, dito ang tinatest natin is Firecracker. Nakakainis kasi yung gamit ko dito yung wireless mic. Tapos pagka-check ko ng mga videos na nagawa ko, walang sound! Masasabi ko na hindi maganda yung share application nito. Kapag, kasi maghihiwalay yung mga color, yung pigment. Kaya mas okay kung full application, tapos saka mo i-blot. Next that we have is Fudge. Pag ginilan mo sa camera, mukha namang maganda, pero pag when you look at this closely, makikita mo na may mga namumuo. Second to the last shade that we have is Pretzel. Ito, suot-suot ko na. May mga namumuo-muo talaga din sa lips. Talagang naghihiwa-hiwalay. Kaya, pagkagamit kayo guys nito or bibili kayo nito, warning. Yun, naghihiwa-hiwalay yung pigment at saka may mga namumuo. Last shade, we have Toast. The shade of Toast actually reminds me of the BLK Airy Matte Tint in the shade Bare Nude. Pero yung formula lang talaga. Tignan nyo, ang ganda guys nung Toast. Yun nga lang talaga yung formula. Talagang, baka nasobrahan sa oil, kumbaga. Kasi naghihiwa-hiwala yung pigment eh. And for me, mas okay yung lip treatment oil. Yung lip treatment oil ng BLK na ginawan ko ng review months ago. Mananonood dito sa channel ko, alam na alam nyo talaga favorite ko yung BLK. Tipong lahat, parang tipong apologist na ako. From the kilay,
eyeliner, concealer, blush, foundation, BLK. Aside from the mascara, para meron na akong bagong product nila na hindi ko gusto, which is itong blur tint. Pero titignan ko sa mga susunod na araw kung paano ko igagamitin efficiently in a way na hindi masasayang. Hindi ko talaga bet yung formula. BLK, bakit ganon? And that's the thing about illicit affairs and clandestine meetings and... Alright, it's time for the taste test. Let's try kung itong product na to ay nandito pa rin after eating. Bio Jolly Hotdog na, by the way, 83 pesos na. Grabe, sobrang mahal. Grabe yung inflation, guys, sa Pilipinas. Kaya naloloka na lang talaga ako. Balikan ko kayo, guys, mamaya. At nawala na yung tint nung pagkakain ko ng marami. Final verdict tayo, guys. I can say na hindi ko masyadong nagustuhan yung product na to. Especially for a price of 379 pesos, mas may maganda pang lip gloss or lip oil aside from this. Pero it's worth trying naman, at saka I think, like what I said earlier, i-explore ko na lang yung ibang uses kagaya sa lips at saka sa cheeks, kasi baka mas okay doon. Pero sa lips, kailangan siguro i-blot mo using your finger para mas even yung application. Pero kung halimbawa ganun lang, tapos hahayaan mo lang na ganun, makikita mo when you look closely, may mga namumuo sa inner part at saka naghihiwalay talaga yung pigment. So I think BLK can be or can create better. Anyway, ito pa lang naman yung hindi ko gusto na product nila. Aside from the mascara, yun pa pala. Pero the rest, okay naman, and talagang good quality, best quality talaga. Anyway, that's all, guys, for today. Thank you so much for watching. And also, if you notice, wala nang natira. Yung outline na lang ng lips ko yung meron. So, hindi ganun ka strong or ka long lasting yung product when it comes to food. Hindi kagaya nung Happy Skin, which is sister company ni BLK, yung Happy Skin Lip Mallow Tint. Yung ginawan ko ng review noong nakaraan, ayan talaga kahit kumain, meron pa rin matitira na tint. Thank you so much, guys, for watching. If you have questions or suggestions, feel free to comment down below. And don't forget to subscribe. Thank you. Bye. Pumili pa ako ng lapel, pero baka okay lang kahit hindi ako maglapel sa classroom. Sobrang lamig dito sa classroom. ngatog na ngatog ako, dai. Please try again. Thank you. I speculate under a bluer sky.